Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw kaagapay. Welcome sa Reflections, your daily dose of strength and motivation. Dito lamang yan sa 702 DZAS AM Band, FEBC Radio TV. Tayo rin ay kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo rin ay napapakinggan sa pamamagitan ng febc.ph. Lunes hanggang Biyernes mula alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Validation. Importante sa bawat isa sa atin to. Yun bang maramdaman mo na may kabuluhan ang lahat ng effort na ginagawa mo? Yung pag-aalaga mo sa mga anak mo, pag-aalaga sa asawa, pag-aalaga sa mga magulang mo. Kung sa trabaho may sweldo, kung sa favor may thank you, kung sa pag-ibig syempre may response na I love you too. Well, that's normal. Kaya nga minsan nawawalan ng loob ang isang tao kapag parabang ang mga gawa ay unnoticed o hindi nakikita ang pagbunga. Many years ago, nagtry akong magtanim ng papaya. Papaya ang pinili ko kasi according to research, ito raw yung pinakamabilis magbunga. Kasi as early as 7 months after planting, nakikita na ang results. At dahil ako ay results-oriented, nagtanim ako ng papaya. True enough, 4 months pa lang, nakita ko na ang bulaklak. Pero ang naitanim ko pala ay lalaki. So hindi ito nagbunga at sa mga sumunod na tanim ko, doon naman ako nakaranas ng papaya, ng prutas ng papaya. Nakain ko yung natanim ko. Masaya ang pakiramdam, di ba? Yung na-enjoy mo ang fruit ng iyong gawa, ang harvest ng iyong itinanim. Pero paano kung tanim ka ng tanim, tapos ang tagal ng pag-ani? Trabaho ka ng trabaho, yung pag-asenso parang lalong lumalabo. Ang tagal ng balik. Ang tagal ng validation. But Paul reminds us in 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Not in vain. Alam ng Diyos na ang default ng tao ay resibo. Kaya nga ang reminder sa atin, maging matatag at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga effort niyo para sa Kanya. Yan po ay translation sa Pinoy version. May mga pagkakataon kasi na ang bunga ng iyong mga gawa ay taon pa ang balik. At kung minsan nga, not even in our lifetime. Si Dr. Frank Mayfield, isang American neurosurgeon at sikat nung kapanahunan niya, siya rin ang founder ng Mayfield Clinic sa South California, ay bumisita sa Massachusetts sa Tewksbury Institute. Ang Tewksbury nung panahon na yon ay lugar sa US kung saan ang mga batang abandoned at mahihirap, orphaned, ay kinukupkop at inaalagaan. At sa paglabas niya, nakasalubong niya ang tagalinis ng sahig. Tinanong niya kung kailan siya nagsimula sa institute at sabi ng maid, nandun na siya since nang magbukas ang lugar, ang Tewksbury Institute. At tinanong ni Dr. Frank, anong masasabi mo sa kasaysayan ng lugar na to? Nahihiyang sumagot ang tagapag-alaga ng sahig at sabi niya, hindi ko po kayang sabihin lahat pero may gusto akong ipakita sa inyo. At dinala niya ang doktor sa pinakalumang section ng building. Tinuro niya ron yung parang maliit na kulungan na halos puno na ng kalawang. Sabi niya, dyan po dating nakakulong si Annie Sullivan. Sinong Annie? Tanong ng doctor.
Si Annie po ang batang bulag na dinala sa facility na to dahil walang nakakaintindi sa kanya. At dahil nangangalmot siya, naninigaw, nananakit, hindi siya ma-check ng nurse at ng doktor, siya ay kinulong. At sabi ng floor maid, konti lang po ang agwat ng aming edad, kaya naisip ko, kung ako man yung maipasok sa kulungan, magagalit rin ako, magwawala rin ako. Kaya, ginusto ko siyang tulungan. Pero hindi ko po alam kung paano. Kung yung mga doktor nga, hindi siya kayang tulungan, ako pa. Ang naisip ko po, nag-bake ako ng brownies isang gabi. Tapos, kinabukasan, dinala ko to kay Annie. Dahan-dahan akong lumapit sa kulungan at sabi ko, Annie, nag-bake ako ng brownies para sa'yo. Ilalagay ko to sa kanang sahig. Kunin mo kung gusto mo, ha? Tapos, nagmamadali akong lumabas kasi baka itapon niya sa'kin, baka ihagis niya sa'kin kagaya ng ginagawa niya sa mga doktor at sa mga nurse. Pero alam niyo po, nakita ko, kinain niya ang brownies. At simula nun, naging maganda ang pakikitungo niya sa akin. Kaya minsan, kinakausap ko siya, nagkakatawanan kami. At nung napansin ng nurse na nakausap ko si Annie, humingi siya ng tulong sa akin para ma-examine. So, every time na kinakailangan ako ng doctor at nurse, ako ang nagpapaliwanag kung ano ang mga gagawin sa kanya. At sa tulong ng exams, nakita na halos bulag na pala si Annie. Ito ang kwento ng katiwala sa doktor. Sa mga effort ng katiwalang iyon, nabuksan ang isip ng mga doktor na kaya pala hindi maintindihan si Annie ay dahil hindi na ito halos makakita. Hindi niya alam kung ano ang nasa paligid niya. Sa tulong ng discovery na to, nadala si Annie sa Perkins Institute for the Blind at dun siya nakapag-aral. Sa maliit na effort ng katiwala na ito, sa maliit na tulong niya sa pamamagitan ng pag-bake ng brownies, nakapagtapos ng pag-aaral si Annie. Na-develop ang kanyang sarili. Naging confident siya. At bumalik siya sa Tewksbury para bumisita at magpasalamat. Gusto rin niya kasing ibalik ang kabutihang nakamit niya sa pamamagitan ng institute na malaki ang naitulong sa buhay niya. Tamang-tama rin, nakatanggap ang director ng request naman mula sa isang tatay na humihingi rin ng tulong patungkol sa kanyang anak. Sa description niya, yung anak niya ay unruly, almost like an animal. Ganun daw kagulo yung kanyang anak. Sabi sa letter, she was blind and deaf. Pero ayaw naman niya dalhin sa mental institution, kaya humingi ito ng tulong sa Tewksbury. And that is how Annie Sullivan became the lifelong companion of Helen Keller. Yes, si Helen Keller po ang isang author at writer at Nobel Prize winner. Siya po ang mahusay na manunulat. Siya ay bulag, siya ay deaf, pero nagtagumpay sa kanyang buhay. And she acknowledged Annie Sullivan as the person who had the greatest impact on her life. Sa tulong ni Annie Sullivan, ang kagaya ni Helen Keller na tila hayop ang kilos o ang asal ay nagkaroon ng pag-asa. Pero ang sabi ni Annie Sullivan, the greatest influence sa buhay nilang dalawa ay ang floor maid sa Tewksbury Institute. Ang batang babae na naglilinis ng sahig, na nagnais na tumulong at abutin si Annie nung mga panahon na walang nakakaintindi sa kanya. Sa tulong ng kanyang pagbe-bake ng brownies, nakuha niya ang loob ni Annie and eventually
si Annie ay nakatanggap rin ng tulong. Ni hindi na nga napangalanan ang floor maid, pero ang impact na ginawa nito sa buhay ni Annie Sullivan at tumaloy pa sa buhay ni Helen Keller at sa marami pang mga kagaya nila na nabiyayaan na hawahan ng pag-asa dahil gumawa ng hakbang ang babaeng katiwala, hanggang ngayon ay buhay pa at inaalala pa. Kaagapay, ang tulong na naihatid mo sa kapwa ay babalik ng kusa sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang paraan, lalong-lalo na kung ito ay ginagawa mo alang-alang sa Panginoon. 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Hindi mo ma-imagine ang impact ng tulong mo sa iyong kapwa. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi po ng dictionary, vain means empty acts that results in nothing. Fruitless, pointless, purposeless. Kahit na ang iyong mabuting gawa sa tingin ng iba ay walang kwenta at sa paningin ng nakararami ay pampalipas oras, even if your good works are not appreciated, kahit hindi pinapansin ang iyong gawang kabutihan, take it to heart that your labor is not and will never be in vain. It doesn't matter if you get the praise of the encouragement, if you get the praise or the encouragement, and sometimes, or most of the time, you won't. Pero hindi ito nawawalang saysay dahil ang lahat ng pagsusumikap mo, alang-alang sa kabutihan ng kapwa, bilang pasasalamat mo sa Diyos, ay validated. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him by helping His people. Ang lahat ng ginagawa na nagbibigay ng glory and honor sa Diyos, hindi yan mawawalang saysay. We were all validated by the cross. His resurrection, our greatest gain. The eternal hope after death is our ultimate joy. Patuloy lang magtapat sa iyong gawa. Maging matapat kahit walang nakakakita. Maging matapat kahit nakakapagod na. Tumulong kahit sagad na, kahit walang pulis. Obey traffic rules. You are always accountable at what you do. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Sabi sa tulang, isinulat ni Ray Hansel, A Helping Hand ang title, "Make a difference. Each day you live, open your heart, learn to give. Life for many is so unkind. Giving people are hard to find. So open your heart, give what you can. We're all responsible for our fellow men. It's so easy to look the other way, but the tables could turn on any given day. So help if you can, for one day you may be the one who's down and out, the one no one else will see. You may rest, but do not quit. Kung naubos mo na ang lahat ng luha mo para sa araw na ito, dahil sa mapait na kapalit ng pagtulong, matulog, magpahinga. Bukas, umiyak ulit, iyak mo lang kaagapay. The Lord will be your comfort, for God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name." Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Reflections. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng programang ito na ang goal ay maghatid ng motivation, kalakasan, at ng encouragement sa iyong buhay. Have a blessed evening. God bless you and stay safe.